Peeps, welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malacay po, Simplify Happiness, Simpleng Buhay, Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Guys, today is araw po ng Miyerkules, kagigising lang po natin. So, ayan, panoorin niyo po itong simpleng vlog, simpleng video ko po ito. Nag-turbo si Mister ng manok. So, ayan, may konting salo-salo po kami dito sa bahay. So, ayan, we decided na iturbo po yung dalawang manok. So, ayan, join us guys. So, simple lang po itong vlog na to sa araw na ito guys. Ito na nga guys, minarinig niya yan ng chicken. Ayan. Minarinig niya yan sa fine apple, sa sugar. So, yun yung simpleng ano lang naman po, pagbabad ng ating manok. So, the usual lang din po. Yan, may dahon ng laurel, paminta, and then soy sauce or oyster sauce, sugar. So, yun. Ayan, nilagay niya ng fine apple juice. So, ayan. Para maiba naman daw, ituturbo niya. So, guys, ayan. Binabali-baliktad ko, guys. Guys, nakakuha kasi kami ng murang kilo ng manok. So, dun sa mga katabing store is 230. So, yung kanya is 200 per kilo na lang. Kasi gusto niya raw makauwi ng maaga. So, ayan. Dalawa yung binili namin, guys. So, nasa 500 plus tong dalawa na to, guys. So, ayan, mabigat kasi siya sa timbang, guys. So, ayan yung ating turbo na gagamitin. Actually, guys, wala naman po akong turbo sa bahay. So, ayan, hiniram lang ng mister ko sa aking pinsan. So, ayan, bago pa yung turbo niya, guys. So, ayan yung ating manok, guys. Turbo na to guys, hiniram ng aking husband sa aking cousin. So yan, bago pa yan guys, nakabox pa yan. So hindi, ginagamit lang din nila yan pag may okasyon. So yan, actually guys, wala akong mga turbo, yung mga air fryer sa bahay, rice cooker. Kasi nga, iniiwasan ko yung konsumo ng kuryente. So sabi ng husband ko, hiramin niya na lang daw. So sabi ko, ikaw, sige. Sabi ko kasi ayokong mag-provide ng mga gamit na mag-produce ng excess electricity guys. Kasi nga nagtitipid tayo sa ating kuryente. Kasi nga ayun, naka aircon nga tayo guys. So yun, ako mas gusto ko kasi yung ganun, yung naka aircon, kaysa ako ng mga gamit na pwede naman natin din naman lutuin sa kalan guys. So kanya-kanya naman tayo ng opinion guys. So yan, wala akong turbo, wala akong air fryer. So yan, nilagay na ni husband yung ating manok. So yan, siset natin yung oras ating sa ating turbo guys. So actually yan, sinet niya yan ng 1 hour. So gagawin natin 30 minutes ang kalahati ng ating per baligtad ng ating manok. So yan, join me guys. So yan, sinet niya yung sa yung init guys. So yan, hintayin natin guys na maluto. So enjoy watching lang kayo guys dyan. Siyempre gumawa siya ng, ayan, masarap na sausawan ng ating chicken guys. So alam nyo guys, yung aking mga anak, talagang paborito nila yung mga
fried chicken, roasted chicken. So ayan, syempre may kasamang ayan sausawan guys. So dalawang klase yung kanyang ginawa guys. So hinihintay lang natin na maluto yung ating chicken. Guys, naka 30 minutes na yung ating manok. So, yan, inopen ni husband yung ating chicken. So, yan, babaligtad niya na guys para maluto naman yung ilalim. So, yan, sabi ko nga sa husband ko, parang, ewan ko ha guys ha, parang mas, ano ngayon yung air fryer kesa sa turbo. So, since nga ako alam na masyadong maano sa kuryente guys, kaya wala ako ng mga air fryer. Yung aking rice cooker is tinanggal ko guys. May ginawa akong vlog doon kasi kung talagang pa, kung halimbawa ikaw ay may aircon at talagang gusto mo nang may aircon guys, so yung mga ginawa kong ways kung paano makatipid sa kuryente kahit na ikaw ay naka aircon. So yun, binaligtad na ni husband yung ating chicken. Bango guys, amoy na amoy yung kanyang tanglad guys. So sarap, sarap ng amoy guys. So yan, siguradong magugustuhan yung aking mga anak. So yan, kasi talagang chicken ang kanilang paborito. So hindi sila masyado sa pork guys. Yun, fish, kumakain din sila guys. Yan, vegetable, pero ay hindi sila masyado mahilig sa pork guys. Wait natin guys na maluto yung kabilang side. So yan, inayos na uli ni Mr. yung setting guys ng ating turbo. So yan, yan yung ating tinurbong manok. 30 guys, ready na yung ating sausawan. So syempre masarap yung ating manok, may masarap dapat na sausawan. So si husband din gumawa niyan guys. Na guys, finally naluto na yung ating tinurbo na manok. So ayan, ang ganda ng kulay niya guys. So yung kanina hindi naman siya guys sunog, talagang medyo maano lang yung nagblack lang yung kanyang ibabaw guys. So pero yan, yan ang ganda, look, ang tamang tama yung lambot guys. So ito na guys, ang bango at ang sarap talaga. So ito, nilagay ko na siya guys sa tray. So i-slice natin ito guys. So yung isa muna, so yung isa itatabi muna natin guys. Siguradong ito ay ubos kanin sa aking mga bulilit. Come here. Okay. Yan kasi guys dito, ayan,
230 pesos per kilo. So, ayun, mas mura talaga siya kaysa sa fork, guys. Kasi yung fork, parang nasa 300 plus, 360, 350. So, yan, hindi ako sure. So, ito kasi isa, 230 talaga, guys, ang presyo ng manok dito. So, yun. At medyo mahal ang isda din, guys. So, syempre, hindi naman tayo pwede araw-araw manok, guys. Kasi nga yung, ano, mamantika, makolesterol yung ating chicken. So, yan. Nag-decide si husband na iturbo na lang yung ating chicken for today, guys. So, ito na, guys, yung na-slice na chicken na yan. Kinurukurot-kurot na ng mga anak ko yung balat. So, yan yung, actually, nabawasan na yan, guys. So, isa pa lang yung aking na-slice. So, yan, guys, ang lambot. So, ayan yung ating tinurbo na manok. So, yan, ubos kanin to, guys, sigurado. Kasi yan, pinapakpapak na nila yung iba, guys. Yung aking mga bulilit. Po sa aking vlog, ayan, lalagyan na natin ng tiles yung ating third floor. So ito yung ating third floor. So sabi ko nga, nabiting kasi yung budget. So yan, may extra pera ngayong semester, kaya gagawin niya yung ating third floor terrace. So yan, yun yung kakabit na tiles, guys. So yan, pakita ko lang sa inyo, guys. So yan, sa mga hindi po nakasubaybay sa aking channel, so nagpagawa po tayo ng ating third floor. So yung ating third floor is, ayan, long span. So yan, soon iyan ko yung kumakano talaga ito total budget. Nakatabi po yung resibo, so hindi ko lang talaga masikaso, sobrang busy po, guys. So ayan, dito na kami talaga natutulog, guys, sa aming third floor. So ayan, hindi kasi na tiles, sabi ko sa husband ko, kailan ko yata mapapatiles. So ayan, sabi niya may extra siyang pera, kaya siya na yung magta-tiles, guys. So ayan, naririnig ko naghahalo niya yata siya ng ano doon, guys. So yan, kanina sinusukat-sukat niya yung ano, yung tile. So yan, ang ganda dito, guys. Sobrang lamig. Ang sarap magpahangin dito, guys. Kaya lang yun, so kulang naman yung ating times. Yung ating time para makapagpahinga. Kasi sobrang busy nga. Ngayon dun ako sa second floor, kasi dun nga po nayari yung aking laundry area. Ayun yung mingming ng aking anak, guys. So abangan nyo to, guys. Isang magandang ano na naman to, guys. Ayan, project.